Kapag marcha na ang estudyanteng unang hindi pinayagang lumahok sa kanilang graduation ceremony dahil sa mga sexy niyang larawan sa internet. Patuloy naman daw ang isinasagawang investigasyon ng Department of Education. My report, si Victoria Tulad. Kung hindi dahil sa court order na binaba ngayon, hindi sana makakamarcha sa kanyang graduation bukas ang isang high school student ng St. Teresa's College sa Cebu matapos mag-post ng larawan sa Facebook kung saan nakabikini siya. Ipinagbabawal daw kasi ng paaralan ang ginawa ng estudyante. The order of the judge of the court, i-restrain lang niya ang imposition sa sanction. Let's say temporary in nature, then after trial on the merit, then there will be a final or permanent injunction. Kilala na istrikto sa pananamit at pagkilos ang mga Catholic school sa bansa. Gaya ng St. Teresa's College sa Cebu, hindi rin daw pinapayagan ang Catholic school ni na Joe. Hindi niya tunay na pangalan ang mga estudyante na mag-post sa Facebook ng pictures na nakabikini. Sa katunayan, may nagmo-monitor daw ng kanilang mga Facebook account at kapag may nakitang di kaaya-ayang larawan, ipinapatawag daw sila. As much as possible, huwag kang magpo-post ng pictures na yung nga nagpapakita ka exposure like two-piece. Ang naririnig ko lang from our school is that they remind students not to post it kasi nga it's internet. Someone can see it and then they can edit it and then post to another website. Pero bukod sa limitasyon sa social networking sites, mahigpit din daw ang kanilang paaralan sa uniforme. Araw-araw ay chinecheck kung tama ba ang haba ng kanilang palda na dapat ay 2 inches below the knee at maging ang kanilang medyas na dapat ay above the ankle. Nakasulat din sa student handbook nila na bawal ang dekolor na panloob, nail polish, maiksing buhok at alahas. Ang pantali sa buhok dapat kulay itim lang din daw. Sa uniform sa amin, very strict. I think it's the image of our school. At kapag nakakuha ng D sa deportment o pagdadala sa sarili, hindi raw makakasama sa graduation rites. Kinikilala ng kagawaran ang karapatan ng pribadong paaralan na magbigay ng patakaran kung ang parusa na ipapataw ay lalabag sa ating batas, pwedeng pumasok ang DepEd doon. Ngunit kung hindi naman, yun ay aming kinikilala. Wala raw reklamo si Joe at pamilya niya sa istriktong patakaran ng eskwelahan. Nung nag-enroll pa lang daw sila, alam na nila ito at naniniwala silang bahagi ito ng disiplina. Okay din yun kasi it's for your safety din. Pinag-aral ko yung anak ko sa Catholic school para maging God-fearing and then mas maganda yung education niya. Sa kaso naman ng St. Teresa's College sa Cebu, patuloy daw ang investigasyon ng DepEd sa nangyari. Sinubukan ng GMA News na kunan ang pahayag ng St. Teresa's College sa Cebu, pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayaw din humarap sa kamera ng estudyanteng muntik nang di makamarcha. Victoria Tulad, GMA News.